Ako lang, bago magsalita si Armand, very practical, sa inyo pong village, sa inyong community, garage may sale. Mga garage sale, bazaar, o kaya kung wala man, sa inyo mismong harapan ng bahay, pwede po magpadala ka ng flyer sa neighbors. Armand? Yung binanggit ko po si Marie Kondo sa Amerika po siya, hindi po siya dito sa Pilipinas. Pero hindi po natin kailangan ng meron pa tayong tatawaging iba. Kayo po mismo. The one and only time na nag-garage sale kami, talking about garage sale, ano po ito, 1995 ko ginawa, 80,000 po ang benta ko, wow, sa garage sale. Hindi ko naman nasama yung anak ko doon sa benta pero 80,000 po, mga kasi lilipat kami ng bahay noon. Merong muebles. Parang clearing out. Clearing out. Pero tama. Mga personal staff po. Mm-hmm. So maganda yung Brother Armand, yung mga hindi nagagamit na nakalagay sa bahay o kaya nakabaon sa kanilang baol, ay baka may halaga at pwedeng ipagbili. Para sa ganun, magkaroon sila ng network. Right. Yes, magkaroon ng dagdag na asset. Which is cash. Cash is also an asset. Mm-hmm. Hindi lang dahil mukhang pera tayo, ibebenta natin, pwede natin pamigay. Yung kung ano man ang kaya nating ipamigay, baka napakalaking tulong doon sa ating pagbibigyan. Mm-hmm. Meron talaga, hindi na makakatulong, hindi, wala nang halaga, kailangan natin i-dispose, itapon lang talaga. Kailangan po, handa kayo doon. Hindi lahat ng, ito lahat yung ari-arian, ha? Itong sira kong radyo, dapat tumabenta. Hindi, wala na hong, wala nang value. Tanggapin niyo yun. Ang kagustuhan po natin, maaliwalas ang pagising natin o pag-uwi natin sa bahay, wala nang clutter. Sa mga arkitekto, nauuso po yung konsepto na minimalism, yung kakaunti lang. Yes. Hindi yung katulad nung araw, lahat ng abubot, di ba? Magarbo. So, nakakatulong po yan sa maayos, maaliwalas na pananaw o tingin sa buhay. Mm-hmm. Ang pinakamaganda dito, kung gagawin nyo nga po yung pag-yard sale, pagbebenta ng mga hindi na ginagamit, na mga items ninyo, personal items o kaya mga household items, kitchen things, ano po, kitchen utensils, decor, baka po mas maganda na resulta yan ng paggawa ninyo nitong ating SALN, ng Statement of Assets and Liabilities. Kasi, dahil ginawa nyo yung listahan, biglang nabungkal ngayon yung mga pinakatago-tago sa mga kahadiero at mga baul, di ba, Father? Na otherwise, dahil hindi mo laging nakikita, nasa storage room, nasa attic, hindi ka aware. Nalimutan mo na, nabaon na sa limot. And yet, maaaring may value na papakinabangan ngayon. Okay? Questions for Armand, Father? Ano po ito? Ano po ang latest edition ng Pera Mo, Palaguin Mo? Ah, maganda po ang tanong yan. Yan po yung kasama na ako dun sa libro. Yung co-author. Kasi naisulat dun yung paggalubog ko sa utang. Nung inumpisahan ko ang mga anak ko sa pag-i-invest sa murang edad na 8 at 10 years old. Tama-tama. Nasagot po yung katanungan kanina. Mm-hmm. Ano po bang edad ang magandang mag-invest? Yes. Mag-umpisa mag-invest? Po. Basta marunong na po magbilang, turuan nyo na po. Dahil pag nag-grade 1, grade 2, turuan nyo na, i-open nyo na ng bank account, makikita niya ang pera pala, hindi lang sa mall pumupunta, meron palang pwedeng puntahan na binigay ko yung pera pero wala akong nakuha, passbook lang. Bakit dun sa mall? Imagine, you're 7, 8 years old, you're grade 1, dinala ka sa banko, meron mga ibang tao, sana maaayos ang itsura nila. Parang mall din ang itsura. Parang mall, malamig. Mm-mm. Tapos, sinasir ka, minamam ka, 7 years old ka pa lang, ang bait-bait sa'yo, ang lambing-lambing sa'yo, hindi mo kamag-anak, hindi mo tita, tapos binigay mo yung pera mo, tapos binigyan ka lang ng passbook. Walang laruan, walang pagkain, walang sakay sa laruan. So, mamulat siya na may ibang pinaglalagay ng pera. Ibig sabihin, may ibang gamit ang pera, hindi lang panggastos, pampalago rin. Mm-hmm. So, open your kids a bank account. At 7 years old, marami na pong yung mga malalaking banko. 7 years old yung minimum age to open a bank account. Mm-hmm. Good morning po. Anong stocks po ba ang good investment? Stock market,
Medyo malawak pa ho yan, malayo dito sa pinag-uusapan natin. Pero para masagot lang po, yung stock market, nagmamay-ari ka o co-owner ka ng mga kumpanya na nakalista sa stock market. So kung naniniwala ka na maganda yung kumpanya at kikita, pwede kang maging kumita rin dahil co-owner ka. Paano ka naging co-owner? Hindi naman sa iyo yung Meralco. Naging co-owner ka dahil bumili ka ng shares of stock ng Meralco. Sa mga susunod na pagkakataon po, pag-usapan natin solely investment. Kasi yung sell-in, ito po ang kung nandyan sa libro, nakita nyo, Father, Ma'am Chichi, yan yung knowing where you are, your starting point. Kasi yan yung magsasabi kung saan ka nag-uumpisa para malaman mo kung saan ka papunta. Kasi hindi naman po yan pagalingan lang ng pagpasok sa isang investment. In fact, para sa akin, ang magaling na investment o magaling na investor, yung lumabas sa investment na nakuha niya yung purpose at target niya. Hindi ko sinusukat ang magaling na investor yan kasi magaling sa stock market, sa options, sa forex. Nakukuha niya ba kung ano yung gusto niya sa dahilan na pumasok siya dun sa investment na yun? Nami-meet ba yung purpose, target within the timeline? Uh-oh. Hindi kung ano yung investment. Doon po kasi tayo pag minsan na sisilaw dahil parang burgis yung salitang stock market, trading. Tama. Okay. Teka muna, kailan ka ba na lumalabas? Diba? Hindi, katulad ng sinabi niyo, Father, hindi naman yun ang buhay eh, yung mag-investment ako. Maglagay ako ng pera sa sophisticated. Ako, ang galing ko, alam ko itong investment na to. Ikaw hindi, belat. Diba? Ako, mahusay na investor dahil lumalabas ako sa investments ko, nagagawa ko yung dapat kong gawin, paaralin ng anak ko, dagdag sa apo ko, nakakatulong sa kapwa, sa komunidad, etc. So, nilista nyo na ang inyong ari-arian, yung mga gamit na may halaga. Pwedeng bilhin sa inyo ng ibang tao, yun yung assets, liabilities, yung inyong pinagkakautangan, balanse na lang ng utang. Suma total yung assets minus suma total ng liabilities, yan ang inyong net worth. Ano ang saysay ng net worth? Yung sagot sa tanong, magkano kayo ngayon? Kung first time yung ginawa yan at medyo masama, katulad dun sa akin, negative net worth kayo, yung net worth po, ang guide po dyan, every 7 years, dapat dumoble siya pataas. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, lahat ng ari-arian nyo, ang halaga, 1 million. Ang balanse ng utang nyo, 700,000. So, ang net worth nyo, 300,000. Kasi 1 million minus 700,000 is 300,000. Pero nyo, ang halaga nyo lang, halimbawa, at 35 years old, 300,000. Yun lang ang netong halaga nyo. At 35 years old, kung gagawin natin yung sinabi natin, ang target po natin, every 7 years, dapat doblado ang inyong net worth. Paano dodoble ang net worth? Una, bawasan nyo utang nyo, bayaran. Paano pag wala na akong utang, paano ko dadagdagan ng net worth ko? Bumalik ka ng, o magdagdag ka ng asset. Bumili ka lang ng bagong sasakyan, bagong asset na yun ulit, diba? Lalo na kung binili mong cash. So, dalawang paraan, paano tumaas ang net worth? Bayaran ng utang para nababawas yung deductor at dagdagan mo ang iyong assets kasi yun yung nagpapa-add. So, kung every 7 years dodoble, yung 35 years old na meron lang 300,000 na net worth, pagdating niya ng 42, 600,000 na yon. Pagdating niya ng 49, 1.2 million na yon. Pagdating niya ng 56, 2.4 million na yon. Pagdating niya ng 63, 2 years before the mandatory retirement ng 65 years old, 63 na siya, nasa 4 million na yon. 4 million net worth at the time that you retire, ibig sabihin, net worth to, natanggal na yung utang, assets minus liabilities, may 4 million kang halaga. Hindi pa kasama yung retirement lump sum mo o retirement pension mo, maganda-ganda ang laban mo. May 4 million ka na net worth eh. Yung sasabihin mo, sir, yung 4 million na net worth, kasama dyan yung bahay ko, na 2 million. O at least wala ka nang binabayaran na pangbahay. Yung pension mo talaga is pang araw-araw na pangkain mo. Meron ka pang 2 million of whatever asset.
Baka yung asset na yan, sana mas marami na dyan ang ginagamit kaysa sa hindi ginagamit at kailangan talaga o sana nga yung mga gusto mo na ginagamit. So, it's never too late. Huwag po kayong bababa ang loob nyo pag ginawa nyo ito mamaya o sa Sabado ng gabi o sa Linggo habang nagpapahinga kayong mag-asawa. Nako, ang bababa lang pala na ng network natin. Pag-aawayan na natin na naman ito. Huwag na nga natin pag-usapan para nga po mabigyan kayo ng giya kung anong gagawin sa hinaharap. Every 7 years, target is doblado ang inyong net worth. Yan. Alam mo, Father Johnson, nakakatuwa kasi kung gagawin ito niyo, mga kapanalig, regardless ha, kung kayo po'y may kaya, walang gaanong kaya, o sabihin niyo isang kahig isang tuka, para kayong nag-goal setting, para kayong gumagawa po ng inyong plano for the future, paano ka kikilos, eh hindi mo naman alam kung nasan ka ngayon. So, after a year, hindi mo malaman kung umusad ka o umatras ka. Mm-hmm. Dahil hindi mo alam kung saan ka galing. So, napakaganda po, mga kapanalig, ano po, very simple, hindi naman kailangan mag-garbo yung listahan na ipapa-computer print nyo pa. Sulat kamay sa notebook, pagtiyagaan lang po. Kasi pag alam po ninyo kung nasan kayo ngayon, tapos mangangarap ka, gusto ko sana, tulad ng sinabi ni Mr. Benko, pagdating ng araw, madoble ito. And then, gagawa ka ngayon ng hakbang. You have clear numbers in your head, Father, di ba? Na ito lang meron ako. Tama. Gusto ko pa itong lumago. At saka may direksyon yung buhay, no? Hindi yung bili ng bili, kung ano-ano mga binibili. Kung hindi pinag-iipunan din yung pagdating ng buhay. So, thank you, Sarah. I'm learning, no? Ang dami kong natututunan sa inyo, no? Siguro huling mensahe na lang na kung bakit po natin to ginagawa? Yes po. At paano natin to gagawin? Una, bakit? Dahil kasama po to sa financial planning, knowing where you are, your starting point. Hindi po galing sa akin to, nabasa ko lang. If you fail to plan, you're planning to fail. So, kasama po to sa pagpaplano. Ang plano, nagiging maganda, hindi dahil nangyari lahat kung anong gusto mong mangyari sa plano, kundi nakasulat yung plano. Ito po yun, kailangan yung isulat. Paano po to gawin? Hindi po to requirement o assignment ng programang katok tahanan na kapag hindi nyo ginawa, eh, hindi na kayo pwedeng makinig dito. Kaya napaka-strict, stringent at napaka-constraint nung dating nyo, nire-require nyo yung asawa nyo, umupo ka rito, gawin natin itong statement of assets and liabilities. As we suggested na kayong dalawa ang gumawa nito, gawin nyo po as a married couple's activity because of your plans in the future. Ngayon, kapag sinabi nyo yung katulad nung last time natin, kung naalala mo, Ma'am Chichi, and then, ang problema ho namin, hindi na kami nag-uusap. Hindi ho yung salin ang solusyon. Meron po kayong ibang problema. So, sa regular takbo ng pag-aasawa, ng pamilya, pag ang mga anak nyo nakakaintindi na, isama nyo po sila sa usaping pera. Ang usaping pera, wala pong masama, mabuti sa usaping pera. It is but natural na ang puno tumubo pag diniligan, ang damit pag hinayaang nakatambak o hindi nilaban, babaho, the body odor that you were talking earlier. Meron mga ang pera, wala po siya sa lahi, sa talino, sa relihiyon, sa kundi kung ano lang yung talagang gagawin nyo, kung gagawin nyo. So, sit down with the family. Hindi po automatic pag pinag-usapan ng pera, away. Ibig sabihin, sa ibang pinag-uusapan nyo rin, away din. Kapag pinag-usapan ng pag-uwi ng gabi, gabing-gabi, siguro nag-aaway din kayo. So, hindi yung pera ang dahilan kung bakit nag-away dahil nag-usap. So, involve the family. Ako po, aaminin ko na naging maayos lang ang aming buhay pinansyal nung kasama na ang mga bata sa pag-uusap tungkol sa pera. High school po sila noon. Hindi po nung ngayon na nagbinigyan na nila ako ng apo.
isama nyo po ang lahat ng stakeholders ng pamilya. Siguro naman po, nagtatrabaho ang padre de pamilya para sa pamilya, hindi para sa kanya lang. Kung nag-iisa po kayo sa buhay, eh, yun, kayo, mag-isa lang yung desisyonan. Mas madali po sigurong gawin ang inyong salin. Involve the family. Yan lang po ang last message ko dahil lahat will be very basic. Sitting down and writing it down. At saka, Armand, think of it this way, no? Matututo yung mga bata. Eh ngayon, tingnan mo, may apo ka na. Apo. O di, kung ano man yung natutunan nila dun sa mga tinuro nyo sa financial management, eh di maa-apply nila. Sana nga po. Sana. Oh. Okay, quick questions. May tinatanong dito, educational plan, bahagi po ba ng assets? Yes, kasama po yan sa assets nyo, yung long-term savings nyo, katulad ng education plan. Okay, mukhang mahaba itong sagot dito, pero quick answer na lang that you can afford, Armand. Paano mag-invest sa stock market? Magkano ang starting amount? Sa totoo lang po, meaning ko sa inyo, personally, hindi ko po sinasuggest mag-umpisa, mag-invest via stock market. Kailangan nyo po ng 500,000 to 1 million para magandang stock market portfolio. Mag-umpisa po kayo ng insurance, VUL, at mutual funds. Sa susunod po na pagkakataon, pag-usapan po natin yan yung makapag-umpisa ng madali at kapakipakinabang na investment. Ayan. At asahan nyo po, no, sa ikatlong linggo ng Marso, nandito na naman si Mr. Benko. Ayun. Kasama po ang isang magandang paksa na naman na dapat natin pag-usapan sa ating mga tahanan. Gusto ko na nagiging regular itong ating pag-uusap tungkol dito, Armand, kasi as you said, you can't escape it, mga kapanalig, no? Kailangan po talagang pag-usapan. Kailangan matutunan ng mga bata. Kamakailan, nagkaroon ako ng mga bisita at ang topic namin ay family visioning. Alam niyo po, bahagi to. Kasi yung pinag-usapan natin doon, setting the goals for the family, nakatuon yon sa relationships, nakatuon yon sa magandang pagsasama, harmony in the family, at pagtuturo ng value sa mga bata. Ano po? Ito po kasama ito. Ano bang plano ninyo sa inyong pamilya? Di ba, Father? Sa hinaharap. Ano po ba ang inyong pangarap sa bawat isa sa inyong mga anak, no?